Papong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Tinggihin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtibon at sambahin ang Poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Poon Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Sila'y ginugunita natin bilang ating mga tagapamagitan sa langit. Ang kanilang mga dakilang salita at gawa upang maipahayag ang mabuting balita ay marapat lamang na tularan. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoon namin Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Heso Kristo, buktong nanak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugnog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Heso Kristo, kasama ng Espiritu. Salwalhati ng Ama, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mo ang aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan
ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12,000 ng Israel. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harapan ng trono at ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila ay nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos, ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nang galing? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinamang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama.
Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay magpapakalinis. Tulad ni Kristo, Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Atin pong ipinagdiriwang ngayon ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ipinagdiriwang natin ang mga kabutihan, ang mga magagandang halimbawa ng mga taong nagtagumpay sa kanilang buhay sa bawat pagsubok na kanilang hinarap nung sila po ay nabubuhay pa dito sa mundong ibabaw. Ang mga santo o ang mga banal na ating pong pinararangalan, sila po ay mga katulad nating mga tao.
At hindi nagbago yon nang sila po ay parangalan at tawaging mga santo. Tao pa rin sila. Hindi sila naging Diyos, hindi sila ginawang Diyos. Sila ay mga tao at hindi natin sila sinasamba sa kanilang kabanalan. Sila po ay nilalapitan natin, sila ay inihingan natin ng tulong na tayo po ay mapalapit lalo sa Diyos. Kung paano nila napagtagumpayan ang lahat ng pagsubok na kanilang hinarap, ganun din yung atin po nawang makuha sa kanila. Nagsisilbi silang inspirasyon. At kung mayroon man mga influencer na dapat tayong tularan, dapat tayong sundan, yan ang mga santo. Sila ang tunay na influencer na maglalapit sa atin sa Diyos. Kaya hindi ko alam kung bakit paulit-ulit nilang tinatanggihan na yung mga taong ito, itong mga santong ito, at pilit tayong pinararatangan na ginagawa natin silang mga Diyos. Pero maganda rin suriin, kung tayo po ba, I'm sure lahat naman tayo mayroong kakilalang santo, mayroon tayong tinatawagang santo para magdasal. Pero sana po, malinaw din talaga sa atin kung bakit nga ba tayo nagdadasal sa kanila. Kasi yung pagkilos natin, na para bang mas mahalaga pa sa atin ang mga santo kaysa sa Diyos. Mas mahalaga pa sa atin ang mag-alaga ng mga imahin kaysa ang tanggapin si Kristo sa misa. So medyo hindi rin po aangkop yung ating pagkilos minsan. Na nakikipag-away pa tayo kapag may mga simbahan o may mga pari na hindi tinatanggap yung practices nyo, nagagalit yung iba na, taon-taon yung aming santo, yung aming imahin ang ginagamit sa prosesyon. Tapos makikipag-away pa sa simbahan para lamang maibida yung kanyang inaalaga ang santo. So hindi rin po tugma o angkop yun sa ugali nung santo o santa na iyo pong inaalagaan. Sana po kahit papano, maging malinaw po yung ating pagkilos. Nandiyan dyan po ang mga santo at mga banal, kasi sila po yung napapaalala sa atin na hindi mauuwi sa wala. Ang lahat ng mga paninindigan natin, ang lahat ng mga paggawa natin at pagsusumikap na makasunod sa Diyos. Hindi yan baliwala, hindi yan mababaliwala sa Diyos. Kaya nga yung mga pagbasa natin, sa unang pagbasa, sa aklat ng pahayag, na ito yung nakita sa vision ni Juan. At ito yung sabi nga po, sila yung mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Sila yung mga nagtagumpay. So kung nagtagumpay sila, pinapaalala sa atin, kaya din natin magtagumpay. Mahirap, no? Minsan sabi nga natin, gusto mong magpakabait pero hindi mo magawa. Nahihirapan. Pwedeng sabihin natin, okay, nahihirapan tayo, pero hindi imposibleng mapagtagumpayan natin ito. Kakayanin natin, napakaraming tulong ang ibinibigay sa atin ng Diyos. At nandiyan na po yung mga santo. Mayroong mga santo na kilala, may mga santo na hindi kilala. Pero kilalanin man natin o hindi, hindi kabawasan sa kanilang kabanalan. Pero nawa po, magsilbi itong inspirasyon lalo na sa atin, na ngayon, sinasabi sa atin, mapalad tayo kung tayo po'y nahihirapan, kung tayo po'y nagkakasakit, kung tayo po'y nawawala ng pera, mapalad tayo. At yun nawa yung makita natin. Kung inuusig, kung inaaway, pinagtatawanan, ang sinasabi ng Diyos, mapalad ka pa rin.
Yun lang, talagang ang hirap para sa atin tanggapin na mapalad nga tayo. Kasi ang gusto talaga natin, yung buhay na marangya. Ang gusto talaga natin, yung buhay na walang sakit. Ang gusto talaga natin, yung wala. Ayahay lang ang buhay. Pero paano natin mapagtatagumpayan yung mga pagsubok kung sa umpisa pa lang, inaayawan mo na? Kung umpisa pa lang, ayaw mo talaga ng ganun. So, may sakit ka man, o masigla, sumunod sa Diyos. Naghihirap ka man, o yumayaman, sumunod sa Diyos. Inuusig ka man, o ginagawan ka ng fake news, sumunod ka pa rin sa Diyos. Dahil sa huli, ang Diyos ang magtatanggol sa ating lahat. Ang kailangan lang talaga natin, mapanindigan natin ito kahit pa dumanak ang dugo natin. Hindi yung dumanak ang dugo at magpatayan tayo, kundi yung kahit umabot sa punto na kunin, kitlin ang buhay natin sa pinaninindigan natin, sa pananampalataya o sa ngalan ng pananampalataya, hindi tayo matatakot. Yung kanina, no, naisip ko po, itong mga santong ito, marami po dito marangya ang pamumuhay galing sa mayamang pamilya, pero na-give up nila yung anumang karangyaan, wag lang mawala ang Diyos. Marami din sa mga santo ang mahirap, lumaki sa hirap, namatay ng hirap, hindi naghangad na yumaman kasi para sa kanila, kayamanan na nila yung nasa kanila mismo ang Diyos. At hindi nila ito hinayaang mawala sa kanila. May mga iba rin no, na mas pinili pang mamatay kaysa ang bumigay sa tukso, kaysa ang no, pumayag sa kagustuhan ng iba na maangkin ang kanilang katawan. Talagang matinding paninindigan, matinding laban ang sinuong ng mga santo at santa na ating pong ipinagdiriwang. Muli, paalala po sa lahat, kabanalan ang ipinagdiriwang natin at dapat yun ang ikasaya natin. Ngayon po sa mga balita, sa social media, ang daming nagsasaya na gamit-gamit yung mga nakakatakot, mga pangit na mga imahin na para bang normal na ang maging demonyo, normal na ang maging asal demonyo, maging asal hayop, okay na. Pero saan tayo dadalhin? Maganda mapag-isipan din. No? Kagabi sa talk po ni Monsignor Ding, no, yung first night pinag-usapan o tinakil po niya yung impyerno. Yan. At doon talagang nakakatakot. Pero kung handa na tayo no, sa mga costume na sinusuot po ninyo, mga manananggal, Dracula, vampira, ano pa ba, mga maligno, eh kung sanay na tayo diyan, edi huwag na tayong matakot pagdating sa impyerno. Ganun na rin ang itsura natin. Kasi totoong may impyerno. Totoong may langit. At yun yung mamaya, no? Pag-uusaan. Mamaya po, purgatorio yung magiging topic ni Monsignor D. Mamayang gabi. Sana po ay antabayanan ninyo. Para mas mamulat din tayo. Ito yung realidad na dapat nating iniisip din. Sa ginagawa ba natin ngayon? Sa mga ugali ba natin ngayon? Handa na ba tayong pumasok sa impyerno? O sa mga sinisikap nating maging pag-uugali, inaasahan natin at inaasam
na mapabilang tayo sa kung saan naroon ang mga banal. Kaya nga po, sa Ingles, pag binasa natin ang Ebanghelyo ngayon, ang tawag po dito, beatitude. So, ito dapat yung attitude natin kung gusto nating makarating sa kung nasaan ang mga banal. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, bilang bayan ng Diyos dito sa lupa, pag-isahin natin ang ating mga panalangin at ang mga panalangin ng lahat ng mga banal sa langit para sa mga pangangailangan ng mga lalaki at babae sa lahat ng dako. Ang ating pong itutugon, sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di nagmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eukaristiya ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Paumanhin po, nakalimutan ko po na ipahayag yung pananampalataya. So, ihabol lang po natin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluloklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Idulog din natin ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa iyo, buong puso ko inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay,
at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal. At ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapakanan na mga kapiling mo sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod, sa lungsod naming Inang Jerusalem. Nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog sapagkat kami nananalig ng lubos. Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagkadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa mulat sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang labtayin tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, paghalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman na amin. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
mapapala ang umibig sa buhay na Aba. Sina makakasama sa langit na Ama, mapapala ang nahabis, ang Diyos ang siyang aliw, likhaya at liwanag ang siyang makakamtan. Jesus, ako'y di dapat, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Mapapala ang naaawa sa taong dalita, sina'y kakaawaan at tutulungan niya. Mapapala ang umibig sa galit ng iba, sila'y magtatagumpay at di mabibigo. Jesus, ako'y di dapat, sa'yo ay tumanggap, salita mo ay gagaling na ako. Mapapala ang umibig, masunurin sa Diyos, makakamtan ang nais kay Kristong bumubos. Mapapalad ang tumatagis, sina'y magagalak. Mapalad ang magutong, Ama ang Jesus, ako'y di dapat, sa'yo ay tumanggap, ngunit sa salita mo ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsamba namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, inihiling namin ang iyong kagandahang loob na aming pinakikinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga managlalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit na bayan naming totoo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay November 1 at sinisimulan po natin ng pagdarasal ng panalangin para sa mga kaluluwa, at ito po ay gagawin natin sa loob ng isang buwan. So yung mga pangalan po ng mga yumaon ninyong mahal sa buhay na inilalagay natin dito sa box sa harapan ay atin pong dadasalan sa tuwing matatapos po ang misa, at kasama sila sa ating intensyon
na maipagdasal. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatagnawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na Ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang Diyos mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka na. Magsiupo na muna po ang lahat.